once again, 3,300, ilan na ba tayo ngayon? 3,350! Amazing people! Welcome back to my channel, and to those who are new here, welcome! I hope you enjoy my video. Today, ang content natin is, sasagutin ko lahat ng may bakit na katanungan. For example, bakit ganyan? Bakit ganito? Hat ng may bakit. So, I gathered all the questions na may bakit, guys. Hindi ko lang nakuha ito sa YouTube, kundi sa ibang mga social media ko din. Like Facebook, Instagram, and private conversation. Para lang may content, ano. But anyway, yes, why not, diba? So, I gathered all that questions. Actually, meron, marami. Lalo na yung kung kasama ko yung mga friends ko, ayun, sinama ko na din yun, kung ano yung mga questions nila, bakit ganyan. Basta lahat ng questions na may bakit. Meron ako listahan dito, tingnan natin kung ilang questions ang masagutan ko. Okay? Unang katanungan, bakit foreigner? Oh, di ba? Ito talaga ang mga questions na gusto kong sagutin eh. So, bakit daw foreigner? So, ibig sabihin, bakit foreigner yung aking husband at hindi Filipino? Actually, naranasan ko na ang Filipino, guys. Kaso, hindi tayo nagtagal doon. At saka, talagang it happens for a reason. Kung ano yung binigay ni God, mangyayari at mangyayari talaga kung ano yung plano niya. Ano? So, ayun lang ang may sagot ko sa questions na ito. Bakit foreigner? Hindi ko din alam. Si God ang may alam. Tanungin niyo siya. Anyway, let's proceed to the next question. Para marami-rami tayong masasagutan. O, oh, diba? So, next question. Bakit hindi ka pa nagpa-vaccine? Itong tanong na ito talaga, guys, galing talaga to sa aking family. Lagi sila nagtatanong bakit hindi ako nagpa-vaccine. Actually, ina-update ko din sila kung ano yung mga nalalaman ko kasi we are always watching worldwide news. So, alam namin yung mga pangyayari sa ibang bansa at sa buong bansa, kumbaga. Anti-vax kami na mag-asawa, although yung family ko back in the Philippines, lahat sila is vaccinated na. Pati yung family ng husband ko back in London, vaccinated na din sila. Kami lang talaga dito mag-asawa na hindi anti-vax pa kami. Kasi nakikita kasi namin sa news na marami pang kailangan na i-studyhan. Although hindi naman sinabi na pangkalahatan ano na bad talaga yung vaccinated. Meron lang talagang ibang klase kasi hindi naman tayo same ng dugo or iba-iba yung ating mga nararamdaman. So, hindi natin alam yung komplikasyon pag magte-take tayo ng vaccine. So, yun lang ang may sabi ko bakit hindi pa kami nagpa-vaccine at anti-vax kami. Or hindi ko siguro tatawagin ang anti-vax, no? Kasi if ever naman talaga na kailangan, eh, syempre, magpa-vaccine na kami. But, yun ang rason namin kung bakit hindi pa kami nagpa-vaccine ni Mr. Alright? So, let's proceed to the third questions. Ang third question is, bakit sa Qatar ang napili mong lugar ang init? Or bakit daw dito? Kasi mainit. Kasi Middle East, mainit naman talaga. At saka deserto, walang masyadong mapasyalan, kundi yung deserto lang. Actually, as I've said, it happens for a reason. Wala naman talaga akong balak pumunta dito. Pero dito ako, sinend ni God. Hindi ko alam kasi siguro nandito yung asawa ko. Dito na kasi kami nag-meet ng asawa ko. Before ako napunta dito, sa Hong Kong talaga ako. So, hindi ko talaga inisip na mapunta ako dito sa Qatar. Ano, may nag-offer lang nung time na ayun. At saka kailangan kong lumabas ng Hong Kong noon. Kasi basta, marami ang aking mga na-experience na worse. Pero thankful pa rin ako dahil, ayan, buhay na buhay tayo. Healthy naman so far. Thanks God. So, yun lang ang may sagot ko. Hindi ko alam bakit nga din Qatar. Pero wala namang safety naman dito sa Qatar. Maganda din naman dito kahit papaano. Kahit sabihin nyo pang walang masyadong mapasyalan. Pero practically speaking, wala ka talagang masyadong mapagastusan. Pero maganda dito kung dito kayo magsisimula tapos babiyahi kayo ng ibang bansa, ganyan. Kasi, apart from strict dito, pero easy lang yung processing. Para sa akin ha,
para sa akin, like for example, pag pupunta ako ng ibang bansa or mag-a-apply ako ng Schengen visa or yung ibang mga visa, mas madali lang dito. At saka, syempre, kung may work ka dito, yung income mo kasi dito is makakapag-compensate talaga sa lahat ng gusto mong gastusin. At saka makakapag-budget ka din talaga. Depende na din yan sa'yo, di ba? Sana satisfied kayo sa aking answer, okay? So let's proceed to the fourth question. Or pang-apat na katanungan. Bakit iba-iba ang content mo? Pwede bang focus isang content lang like about documents in Qatar, mga processing, ganun? Oh, di ba? May request na. Ang hirap gumawa ng content. Kung alam niyo lang. Actually, yan yung plano ko nung nagsimula pa talaga ako. Yung unang-una kong plano na yung mga about documents dito sa Qatar, kasi for sure, it's helpful. Kaso nga lang, hindi naman kasi lahat nababago yung processing. Teka lang, tumawag si asawa. Speaking of, papunta na po kami ngayon sa Embahada ng Pilipinas. No, actually, sa Embassy ng Qatar. No, hindi pala. Immigration. So, pupunta kami ngayon dahil sa aking visa, under husband visa yan. Mga ganyang processing. Hindi naman kasi laging may process, di ba? So, kaya yung content ko, ang sagot ko doon sa tanong na yon, hindi ko talaga masusustained yung ganon. Or hindi ako magkakapag-update agad-agad. E, sayang naman yung channel. So, kaya minimix ko na kung saan talaga yung pwede kong gawin, ganyan, pwede kong ma-share. So, pasensya na po kung hindi lahat is about processing at saka documents dito sa Qatar. Itong aming lalakarin ngayon is about naman sa aking husband visa. Gagawa na rin siguro ako ng ibang video about this, pero I'm not sure kasi hindi naman masyadong complicated yung pag-apply ng husband visa. Lalo na kung nandito na yung asawa mo, tas ita-transfer na lang to husband visa from company. So, yun ang sagot ko. See? Ministry po yan. Sus, pagkainit sa panahon, makalutong itlog. Last hangin, pagit kaayo ng sandstorm. Daot atong dalasin ani atay. Kanang na ang building sa likod, mao na siya guys. Diha ang immigration. So now, mato na sa dog labor. So mana siya. Continue tag question and answer portion kung maabot na sa bahay. Finally, nandito na ako sa bahay. So, panglimang katanungan. Bakit nag-i-English sa vlog? Oh, diba? Why not? Kung marunong ka naman mag-English at kung may kahit konting English ka, go! Mag-English ka! Wala namang mag... Meron bang mag-ano? Wala naman sigurong masama dun, diba? Actually, most of us, Bisaya, we prefer English than Tagalog. Kasi, bangkikaw, dai, grabe! Parang titigas yung Tagalog namin pag magta-Tagalog kami. Parang walang accent ba kung ganun? Kaya kami, or ako, nag-i-English ako rather than Tagalog. Pero okay lang din naman sa akin mag-Tagalog. Kaso nga lang, yung family ng husband ko is, they have to understand also kasi most of the time, nagtatanong sila sa akin, ano yung video mo? Bakit hindi ka nag-i-English? Nanonood kami ng mga videos nyo. Kaya nga, minsan, pag hindi ko naman kasama si Mr., nagtatagalog ako, like this one now. But most of the time, English talaga. Kasi si Mr. din nagtatanong ano yung binavlog ko. Yun. Pang-anim na tanong na tayo. Bakit hindi ka nag-work? Yes. Bakit nga ba hindi ako nag-work? My God! Dami kong... Oh! Diyos ko, bakit hindi ako nag-work? Hindi guys, nag-work naman ako. Pero hindi yung under company. Under sa sarili kong oras. So, nag-work ako kahit full-time housewife ako. Dito sa bahay, may mga ginagawa ako. Nag-crochet ako, nagtatahi ako. Minsan, nag-teach ako through online. So, kaya may mga videos din ako sa mga aking tutorial dahil may nagre-request ng mga ganun. And then, so far, nag-earn din naman ako kahit paunti-unti. So, I'm not really totally dependent sa husband ko. Hindi ako nag-work para na din maiwasan yung away. Kasi yung husband ko is
hindi naman sa ayaw niya, hindi lang niya magugustuhan yung mga na-applyan ko sa mga offers nila at saka mga job description na andon. At saka gusto ng husband ko, if ever na mag-work ako, dapat doon sa mga company na magaganda yung benefits, which is good naman, di ba? Yun naman ang hinahanap natin. But, kung walang-wala na talaga, kailangan ko na talagang mag-work, so I have to go whatever offers there may be on the plate. Kasi, take the opportunity na nga, Erica. So, ngayon, so far, kaya pa naman daw ni Mr. Sabi niya, kung kaya ko naman daw magstay sa bahay, why not? Pero, to be honest with you guys, napaka-boring dito and to know that hilig akong makisocialize sa mga tao dati. Kasi, barkadista ta, unsaw na lang. But, kailangan ko na din mag-adjust as a wife para hindi na madagdagan yung headache ni Mr. at stress sa work niya. Supportive naman si Javi. Anything na kailangan ko dito sa bahay at sa mga work ko, sa mga crafts ko, sinusuportahan naman niya ako. So, okay lang kung walang work. Kahit papano, may konti naman kita. So, yun! Proceed tayo sa ikapitong katanungan. Last but not the least, dahil parang medyo mahaba na ata itong ating video, and besides, may mga gagawin din ako sa kusina. Kasi hapon na dito. Anyway, ang pitong katanungan, bakit hindi pa kayo nagkaanak? Well, wala pa sa plano dahil alam nyo na, palipat-lipat pa kami ng bahay dito. Almost every year, naglilipat kami. Diyos ko, napaka tiring ng buhay. Lalo na dito sa Qatar, medyo mainit. Parang hindi ata, iwan ko lang. Wala pa sa plano namin ni Mr. Meron kaming plano, but not here. Maybe when we go back to Philippines na, or we will go home for good na, then that would be the time. Dahil ayaw na naming mararasan yung iiwan namin yung mga anak namin sa lugar kung saan sila pinanganak, ganun-ganun. Oh, diba? So, anyway, hindi naman kami nagra-rush na magkaanak pa. Nai-enjoy pa naman namin yung companies. And meron din naman kaming anak. Sa kanya, dalawa. Sa akin, isa. So far, we're cool. And then, we agree naman na hindi pa muna. Oh, diba? So, alam nyo na. Huwag pilitin. Kasi mahirap magbantay ng bata. And besides, yun nga. Yun ang rason din namin. Hindi masyadong dito maganda kung dito mag-anak. Dahil na din sa environment dito, siguro, that's for sure. So, anyway, I think that's all for this video. Sa susunod na content ko naman is, yung mga ganyan. Magga-gather na naman ako ng mga ganyang klaseng tanong. That's it! I hope you like this video. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. Hit the bell button below. Stay safe, everyone. God bless us all. See you next time. Bye-bye!